Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Carl the Guest Does, and again, back for another video. So for today's video guys, ay tuturuan ko kayo paano ma-download ang CapCut sa inyong mga PC or laptop. Kasi before, hindi pa pwedeng ma-download ang CapCut sa Windows kasi hindi ito compatible sa mga PC or laptop. Phones lamang siya compatible. Pero ngayon, maaari ka nang mag-edit ng video sa inyong PC or laptop through CapCut. So without further ado, let's get started! Para ma-download yung CapCut sa inyong mga PC or laptop guys, ay pumunta lang tayo sa CapCut.com. May link ako nilagay sa description box right down below para pabilis ang pagpunta ninyo sa site. Tapos, after nyan ay click lang natin itong download for Windows para ma-download sa inyong mga laptop or PC. At may lalabas dito, if downloaded na ang app, you can either download it through here or pwede na yun sa File Explorer. At i-click lang natin para mag-install sa inyong mga devices. Tapos yan ay pumunta lang tayo sa CapCut. Make sure guys ay naka-sign in kayo, no? And don't worry, sa pag-sign in ay hindi mo na kailangan magbayad. Pwede mo lang itong i-connect sa inyong Facebook or Gmail. Kasi kapag naka-sign in ka ay walang watermark na lalabas sa inyong mga videos. Kasi if hindi ka naka-sign in, may watermark na lalabas. And pangit siya tingnan, no? Click lang natin itong start creating. Tapos maganda na siya guys kasi mayroon na siyang mga audios na downloaded, no? May mga text na rin with different effects, stickers, may mga effects like frosted quality, fish eye, may mga transitions din, and different filters. So, one thing I like about CapCut, no, ay hindi talaga siya complex. Napaka-easy niyang gamitin, especially sa mga projects natin sa school, no. Madaling ma-edit ang videos natin through CapCut, unlike Adobe na sobrang complex. So, sa pag-export, guys, ay click lang natin ito dito. Wait lang. Import muna tayo ng videos. Tapos, napakadali lang. And drag lang natin here. Tapos, maaari mo itong ma-edit. Tapos, in exporting, click natin itong export. Tapos, may different resolutions. Either gusto mo 480, 720, 1080. Or mas gusto ko 4K para mas maganda yung quality ng video. Tapos, export lang guys. And make sure alam nyo kung saan folder ito masisave. Tapos, export na din. That's all. Napakadili lamang. That's it guys, I hope you've enjoyed watching my video and you have learned something from it. And if you do, please do like, share, subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell right down below so you'll get updated when I post another video. If you want to suggest, don't hesitate to comment down below. Thank you guys for watching. Bye!